guys yung ating bagong gamepad from Gamesir. This is a G8 Plus Galileo Wireless Mobile Gaming Controller. Pero ayan, may nakalagay dyan na picture guys na pwede rin po siya sa Switch bukod po sa mobile. So ayun yung ating box, napakasimple lang no. Tapos sa kabilang side guys, nakalagay yung iba niyang mga features. So mamaya pag-usapan natin yan. Sa likod, ayan guys yung itsura niya pag wala nakakabit na ano, na mobile or Switch. So tara mga sir, unbox na natin to. Okay guys, meron pa isang box. So may nakalagay na Beyond Boundless Where Possibilities Know No Limits. Yun no, ang daming tangan yung mga pa-quotes pa eh, no? So napapansin ko na yung mga peripherals ngayon, yung mga pa-quotes na rin, no? Okay, so pag-open natin guys, nakalagay yan, G8 Plus Galileo. Ito na po yung ating ano, gamepad. Ang ganda ng packaging, no? Napaka-solid. So inside the box, meron pang isang maliit na box guys. Alisin muna natin to. Tapos inside the box may kasama po siyang tatlong parang ano to, parang thumb stick or thumb grip. Open muna natin to guys, yung isang box. Ayan, may nakalagay na logo ng ano, Gamesir. Okay, so inside the box guys, merong Gamesir na sticker tsaka ayan, parang about Discord community. Tapos, syempre yung ating pagkalaki-laking user manual. Next guys, meron tayong USB to C na cable. Ito siguro yung kanyang charging cable, no? Tapos, napansin ko sa mga cable ng ano, ng mga Gamesir, no? Ang ganda ng texture, hindi siya yung kagaya ng mga typical na mga cable. Iba siya, parang matte na ano, basta masarap siyang hawakan. Tapos, next, ito na guys, yung ating Gamesir Galileo G8 Plus. Una ko napansin guys, may kabigatan siya ng konti and then sobrang premium niya. Talagang hindi siya mukhang ano guys, cheap na gamepad. Sobrang solid ng build tsaka yun, talagang quality siya. So ito guys yung kanyang left part, no? So meron tayong minus button, yung ating joystick, D-pad, M button tsaka parang screenshot tong isa or record. Tapos sa right part guys, meron po tayong plus button, Y, X, A, B button, right joystick, tapos yung ating Gamesir na icon. Siguro parang home screen niya to. Ay hindi, ano siya, parang power button niya guys. Tapos sa ibabaw, ayan guys, meron tayong LB tsaka LT button sa kabila, ayan, yung ating RT tsaka RP. May texture din siya guys, parang may grip. Tapos dito meron tayong rubber pad. So para hindi magasgas yung ating mobile or yung ating Switch. Tapos sa gilid meron pa rin itong rubber. Ayan, para hindi siya dumudulas. So likod niya guys, ayan, meron po tayong ano, dalawang pirasong macro button para kung gusto niyo mag-add ng additional button. Ayan, R4 tsaka L4. Tapos meron tayong logo ng Gamesir. Sa ilalim guys, yung kanyang charging port. Tapos meron siyang button, parang sa vibration yung kanyang ano eh, nakalagay na icon. So mamaya check natin yan guys. Tapos meron siyang ano, ito yung kasama niyang ano guys, thumb stick or thumb grip or joystick. So ito guys, meron ako rito ng ano, S22 Ultra. I think this is 6.8 inches. So try natin. So ito guys yung sample kapag sa mobile. Saktong-sakto. So try natin guys naman sa Switch. Ito guys, Switch OLED. Saktong-sakto din kahit may case pwede. Hindi siya nahuhulog. Maganda yung grip niya. So ano nga bang meron dito kay Gamesir G8 Plus? Una kasi guys, pwede po ito sa wired or wireless connection. So for example guys, meron po tayong smartphone, Nintendo Switch at Steam Deck.
So, pwede po natin gamitin guys ang ating Gamesir G8 Plus using wireless. Next guys, compatible po ito sa halos lahat ng mga mobile games. Kasi halos lahat naman guys sa mga mobile games ngayon is controller supported na, no? Kagaya ng mga COD, especially guys sa mga emulator. So, sobrang solid na ito sa mga PSP emulator, PS1, PS2. So, sobrang ma-enjoy nyo guys ang inyong emulator gaming using Gamesir G8 Plus. Next sa ating features guys is swappable po ang kanyang mga buttons. So itong ating ano guys, A, B, X, Y na button, pwede nyo i-swap-swap, no? So unlike kasi diba sa ibang mga controller, kung mabili mo siya ng A, B, X, Y or triangle, X, square, circle, so ganun lang siya, fix lang siya, hindi nyo siya masaswap. So using Gamesir G8 Plus guys, no? So ayun, kung comfortable kayo sa ibang position ng mga buttons natin, pwede nyo i-swap-swap. Tapos may kasama pa siyang ano guys, thumbstick or thumb grip, so pwede nyo i-replace. Meron siyang kasamang 3 na free na thumbstick para kung saan kayo komportable, kung mas komportable kayo sa mas malaking thumbstick, sa mas maliit or sa mas malaki. So dito guys, pwede nyo i-customize hindi lang yung buttons, pati yung ating mga thumbstick sa ating Gamesir G8 Plus. Tapos ang kanyang i-handle guys is hanggang 110 to 215mm. So syempre guys, sa mga mobile phones pwede po ito, pati sa Nintendo Switch pwede rin. Pero sa mga tablet na 10 inches, hindi na siya kasha. Di bali, pwede rin siya siguro guys sa mga 7 to 8 inches. And then next guys, sa ating features kay Gamesir G8 Plus is meron po itong Hall Effect Sensing Sticks. So dahil nga guys, Hall Effect ang kanyang joystick, so asahan po natin na mas matibay pang matagalan ng ating joystick at hindi po tayo makaka-experience ng drifting using Gamesir G8 Plus. Bukod doon, meron din po siyang easy to open feature kung saan hindi mo na kailangan buksan yung ating Gamesir G8 Plus. Kailangan mo lang po siyang i-stretch at automatic na siyang mag-open. And then last guys, meron po itong share your highlights feature. Ibig sabihin guys, meron po itong shortcut na screenshot button kung saan kung meron kang best moment sa iyong gaming. One click na lang guys, no? So isang press lang sa ating screenshot button, automatic, diba? Less hassle kasi hindi mo na kailangan puntaan yung screenshot button sa inyong mga smartphone. So using Gamesir G8 Plus, no? So isang click lang guys, capture na agad ang ating best moment sa ating gaming. Yon, so ang tanong guys, sulit ba itong ating bagong Gamesir G8 Plus? So overall, para sa akin, sulit na sulit po ang Gamesir G8 Plus kagaya ko na naglaro po ako sa mobile, sa Switch, sa Steam Deck, pati sa ating PC. So kung naghanap ka guys ng isang bago at latest na controller, try mo i-consider itong Gamesir G8 Plus. Yon, so dyan natatapos guys ang ating unboxing sa review ng ating bagong Gamesir G8 Plus Galileo. Kung interesado ka rito guys sa gamepad na to, meron po tayong link sa may description para makapag-order po kayo online. At syempre, maraming salamat sa panonood mga sir. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace!